Makatatanggap ng 10,000 pesos cash incentive ang mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 sa ilalim ng expanded centenarian law. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula nang mag-senior citizen, isa raw sa hiling sa buhay ng 72 anyos sa si Tatay Louie na abutin siya ng 100 years old. Ngayon, kung magkakaroon pa ng ano ng gobyerno, lalong magaling at na kung bibigay yung mga 100,000 na yan. Lalong pabor sa aming mga senior citizen. Pero ang cash gift na inaasam na yan, pwede nang maramdaman ni Tatay Louie ng mas maaga. Yun nga lang, hindi agarang 100,000 pesos ang makukuha, kundi 10,000 pesos muna. Sa Expanded Centenarian Act kasi na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lahat ng nasa 80, 85, 90 at 95 years old, garantisadong may 10,000 pesos. Sa ngayon, 8 taon na lang ang hihintay ni Tatay Louie para makakuha ng cash gift. Magandang balita raw ito para sa kanya. Lalong pabor sa aming mga senior citizen, dahil bata pa kami buhay pa, ay matatanggap namin yung ano ng gobyerno, pinaka-benefits namin. Layo nito na matulungan sina lolo at lola na mapakinabangan ang benepisyo ng mas maaga. Pero hindi nasasakop ng batas na makakakuha ng cash gift ang lagpas sa edad na itinatakda ng Expanded Centenarian Law. May ilan pa rin senior citizen na pinipiling magbanat ng buto para kumita, pantusto sa sarili at may madudukot sa panahon ng kagipitan. Malaki ding tulong, pero ngayon ay matumal naman ang pagtitinday, panggastos lang sa pang-araw-araw. Nakakatulong naman. Para sa Office for Senior Citizens Affairs o OSCA, matagal na raw dapat na isabatas ito na ilang beses na rin nilang hiniling at naipaglaban. Maliit na halaga, pero makakapagpasaya sa ating mga senior citizen. Higit sa cash gift, humihiling din ang ilan pang lolo at lola sa pamahalaan na bumuo pa ng mga programang magtataguyod sa kapakanan nilang mga nakatatanda. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.